Peso. What's up guys? Kamusta kayong lahat? Sana ayos lang kayo dyan. Ngayong araw na to, gagawa tayo guys ng binatog. So, kung maalala ninyo, meron kaming maisan dati. Ito, mga mais na to. Hindi namin yung na-harvest lahat kasi inabutan ng gulang, gumulang na yung iba, may naya lang namin. So ngayon guys, i-harvest uli natin sila para naman sa binatog. So tara! Ito. Guys, oh, tuyo na yung bunga. Yan. Oh. Itong kabila, ano yan, mais na pula. Yan, malapit na rin anihin. Patuka naman yan sa manok guys kasi may mga alaga akong manok at pato dun sa amin. Sa likod bahay. So, yan yung patuka natin ngayon. Hanggang tag-ulan, kaya niyang pakainin yung mga alaga natin. So, tipid yun. Tipid sa feeds, tsaka sa tarak. So, hindi ganun kagaganda kasi tira-tira na lang to eh. Ito yung mga tira noon. Kahit na medyo maliliit yan, kahit na medyo maliliit yan, pag pinagsama-sama natin, marami din. Ito medyo bulok. Guys, so, Okay. Busa lang, walang laman. Ito guys, malupit. Bago magtag-ulan, mga May or June, itong maisa na to, ang daming gagamba dito. Sarap magharap ng gagamba dito guys. Gawain din namin dati yun, ng mga bata kami. Harap ng gagamba. Bungal-bungal lo. Ayan. Bit lang pero ganda ng laman oh. Okay na to, marami na to guys. Pwede na to sa pang-isang lutuan. Tara. So guys, ibibilad muna natin tong yung mga nakuha nating mais. So guys, ito na yung mga mais natin na binilad kahapon. Ayan. Actually, meron pa doon sa baba. So, gagatgarin natin ngayon. Gagatgarin natin gamit itong
Old school na gadgaran. Ayan. Nalala ko kasi nung mabata kami dati, si tatang mahilig magtanim ng ano, ng mais na pula. Hindi pa uso noon yung tracer ng ano eh, ng mais. So kaya ito, mano-mano yung paghimay. So andito pa rin. Oh. Ilang pong taon na to? Guys, sa paggawa ng binatog, syempre kailangan natin ng apog, no? Para mawala yung sapal. So, gagawa tayo ng sarili nating apog. Galing dito sa ano, Lucan shell. Yeah. Ang mangyayari, sunugin muna natin 'to. Saka didikdikin para maging apog siya. Guys, itong busal ng mais kanina, gamitin natin pang gatong. Guys, ito na yung natin na sinilaban natin na shell ng lukan. Ito yung gagawin nating apog. Durugin natin yan. Homemade apog. Guys, after natin gadgarin yung mais, so binilad pa namin yun ng I think dalawang araw. Ayun, dalawang araw. Ayan. Ayan, tuyong-tuyo na siya ngayon. Ayan, pwede na yung lutuin na ano. Kailangan kasi halos hindi mo na matusok yung pinaka ano niya ito. Ayan. So, tuyong-tuyo na yan, ibig sabihin. Lutuin na natin yan. Okay. Salam na natin para ano? Para start na siyang lumambot. Panin kasi ito guys, pakuluan. Start na siyang kumulo. Lagay natin guys yung apog. Ito yung ginawa natin nung nakaraan. Galing sa shell ng lukan. Natin ng mga apat na takal. Hey. Ito na. Check natin guys. Oops, uy, natanggal na yung ano niya. Tinatanggal kasi itong ano na to, itong balat. Kukuskusin natin sa ano, sa loob ng screen. Ilalagay natin yung mais doon. Tapos saka hugasan sa screen. Palimigin muna natin ito. Okay guys. Ayan guys, hugasan natin para mawala yung apog. Ganda na, tanggal na yung ano, balat. Okay, natin guys sa screen.
tanggal yan. Para lang tayong lalaba, guys. So guys, nagpatulong na ako sa nanay ko para mabilis. Ayun oh. Camera shy talaga. Okay guys, huling hugas. Oop. Tanggal na guys yung apog. Tsaka tanggal na rin yung ano niya, sapal. Okay guys, alang ulit natin. Hanggang sa lumambot. Hi! So, ngayon po gagawa naman tayo ng kapartner ng ating binatog. Gagawa tayo ng melon shake. Kasi hindi ba sa atin ngayon ang melon sa lugar natin? Kaya lang. Kaya lang guys, itong mga melon na to ay pang shake lang talaga. Hindi sila yung mga magagandang melon. Tingnan nyo naman. Pang shake lang pa. Pero masarap yan. Tamis yan. Promise. Tamis yan kasi may sukal tayo. Tsaka gatas. Tamis yan. Napakainis ng malapit. Hindi na pala tandaan. Kinis na pala. Ang dalawang bata, walang yelo. Damihan natin para. Sukuran ang dalawang bata na walang yelo. Tadik mo siya. Alisyo. Tayin mo na mag-COVID, ano na, magtanggal lang ng lockdown. So, akin na ice cream. So, kailangan natin naka-cube ang melon. Si Juby guys, kapatid namin yan, sumunod siya sa akin. Pang-anim, no? Konti lang kami, siyam lang kami. Sampo pa nga sana yan. Ang panganay namin guys, si Dalaman. Sa Manila ito. Yung iba kasi nasa Manila. Yung isa, Siman. Yung isa, nasa Mindanao. Ayun. Yung isa, nasa malayong lugar ng palangiran. Yung dalawa pala sa ano, sa Marikina. Si ano, no? Sige. After 2 hours, 3 hours, almost 3 hours. Ayos na to, malambot. Check natin. Lagyan natin to guys ng nyog at saka asukal. Wait! Pepper! Buti ka sa gubat tayo. Tutup ko nga. Mama! Iisip-isip ako na. Tuluyan. Eat good! Doon ko kaya sa ano? Pugasan ko lang, isang detain ko pag detain. Tapos ang bahay natin noon. Kasi sahig. Pag nahulog ang kutsara mo sa ilalim ha, suot ka sa ganyang ganito kalalim na ano, gapang-gapang ka. Natuwa may silong. Balta ka pag nasilat ka, may mga silat. Wala daw ano yan, walang spray-spray na daw yan. Walang uod. Maganda. Di ba hindi nag-anyang melon? Yung una.